Is BP mga bro, may pagkukulang nga ba kaya nagpositive si Justin Brownlee at China planado ang lahat? Yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So matapos ngang mabigo ang China sa kamay ng ating national team na Gilas Pilipinas mga bro, parang ang gumuho ang kanilang mundo dahil undefeated nga sila, pero nilaglag lang sila ng Gilas Pilipinas sa semifinals. Partida 12 days lang ang naging preparasyon ng Gilas Pilipinas, kaya hirap talaga ang China natanggapin ang kanilang pagkatalo. Kaya gumawa nga sila ng paraan upang mabawi ang silver at gold medal. Planado nga ng China na ipa-drug test ang mga player dahil kapag may nagpositive, posible nilang makuha ang silver at gold medal. Kung nagtagumpay ang China sa kanilang naging plano, sa kanila nga mapupunta lahat ng medal. Pero nakasaad nga sa rules ay dapat dalawa o higit pang membro ng team ang dapat magpositive sa drug test upang mabawi ang medal. Mabuti na lang talaga at may pagkatanga din itong China, lalo na si Yao Ming. Tigi isang player nga lang ng Gilas Pilipinas at Jordan ang kanilang pinasitive, kaya mananatili sa atin ang gold medal. Hindi nga nagtagumpay ang China sa kanilang masamang binabalak mga bro, kaya wala na nga silang magagawa kundi umiyak na lang at babawi next Asian Games. Sa kabilang banda naman mga bro, is BP, may pagkukulang nga ba kaya nagpositive itong si Justin Brownlee? Matapos nga ang masayang celebration sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas sa gintong medalya, hito at nagkaroon ng isyo ang ating hero na si Justin Brownlee matapos magpositibo sa pinagbabawal na gamot. Maraming ang fans ang nagsasabi na baka pinakain si Justin Brownlee ng mga pagkain sa China at hinaluan ng pinagbabawal na gamot upang magpositibo ito sa test. Aapila nga itong kampo ni Justin Brownlee mga bro at inihahanda na nila ang mga naging resita nito sa US kung saan ito nagpagaling sa kanyang injury. Malaki din kasi ang chance na galing ito sa kanyang iniinom na gamot para sa kanyang injury. May pagkakamali din daw itong SBP dahil pwede naman sana nilang ipaalam na may iniinom na gamot si Justin Brownlee upang maging exempted ito sa drug test. Kaso huli na nga ang lahat mga bro at nadungisa na ang pangalan ni Justin Brownlee. Magkakaroon pa naman ng pangalawang test at sana mag-negative na ang result upang hindi na masuspended itong si Justin Brownlee. Malapit na ngang magsimula ang PBA at panigurado hindi papayag itong si Boss Alfrancis Chua na masuspended itong si Justin Brownlee dahil malaking bagay nga siya sa opinsa ng Barangay Ginebra. Kumpiyansa naman itong si Justin Brownlee na magpasikan test mga bro. Alam niya nga sa sarili niya na hindi siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya abangan na lang natin dahil October 19 nga nakaschedule at sana wag sa China ganapin. Kayo mga bro, ano masasabi niyo tungkol dito?